Bakit? Hello friends! Nandito lang naman ang inyong kaibigan si Farley na naghahandog sa inyo ng isang video. And I hope na magugustuhan niyo ito at mag-enjoy kayo sa panonood sa video na ito. Now, I'm going to bring to you an action video. At ito ay may kinalaman sa isang napakatagal ng action king o kaya martial art expert na walang iba kundi si Bruce Lee, ang legendary dragon. Alam naman natin na siya ay nagkaroon ng mga pelikula na natitiyak kung napanood niyo ang mga ito ay nagustuhan ninyo. Hindi na katakataka na talagang napakahusay, nakita natin ang kanyang kahusayan sa aksyon. Lalong-lalo na sa kanyang bagong ang kanyang inimbentong martial art na pinagsama-sama ang boxing, fencing, kung fu at philosophy. At ito ay tinatawag na Jeet Kune Do. Yan po ay martial art na ginawa mismo ni Bruce Lee. Base sa mga nabanggit na disciplines. At dito sa video na ito, dahil si Bruce Lee ay nagtayo ng martial arts school sa different parts of United States, naging estudyante niya ang mga kilalang celebrities. At yun nga, ang gusto kong isa sa gusto kong iparting sa inyo para malaman ninyo kung sino-sino ang mga sikat na celebrity na ito, mga Hollywood actors. Well, yan ang ating susubaybayan. Kaya po, nag-iwasap po sa inyo panoorin ang video na ito hanggang matapos. At pakiclick na rin ang notification bell. And please subscribe also to my channel. Now, if you're ready, let's jump into the video. Ipinangalan si Bruce Lee sa San Francisco, California noong 1940. Subalit, pagkaraan ng isang taon, bumalik ang kanyang pamilya sa Hong Kong. Para sa inyong kalaman, 3 buwan pa lang si Bruce Lee nung siya ay lumawas sa pelikula na pinamagatang Golden Gate Girl. Palibasa-basa pa, kinakailangan siya buhatin pagunta sa stage. Ang kanyang ama ay isang opera singer at actor, kaya hindi katakataka kung bakit si Bruce ay natuto sa acting, lalo nung lumaki siya hanggang sa 6 na taon na siya, nagkaroon siya ng napakaraming pelikula. Subalit, nung lumaki pa siya, siya ay lagi nasasangkot sa mga gulo sa kalye kasama ang kanyang mga barkada. Nasanay siya sa away na naging puhunan niya para manalo sa isang boxing competition sa kanilang eskwelahan. Kung minsan naman, sa rooftop ng isang building silang naglalaban ng kanyang kaaway. Ganyan ang mga kabataan sa Hong Kong noon. Subalit, hindi lang sa away mahusay si Bruce
dahil minsan nag-champion siya sa cha-cha at siya ay nagturo nito. Dahil lagi siyang nasasangkot sa gulo at laging hinahabol ng mga pulis, si Bruce Lee ay pinadala sa US noong 18-anyos siya. Tumira siya sa mag-anak nilang may-ari ng restaurant at siya ay nagtrabaho bilang waiter dito. Kalaunan, naisipan niya magtayo ng Martial Arts Academy sa tatlong lugar, kabilang dito ng Seattle, Oakland at Los Angeles. Para makondisyon at katawan at isipan bago magturo, nagkikinig muna siya ng mga classical music nila Mozart, Beethoven at Bach. Tuloy-tuloy ka ang kanyang pagtuturo ng Jeet Kune Do, ang kanyang inibentong martial arts. Your oblique kick intercepting your advance. Here, another wrist kick. Then, as he feints the kick, gets to a roundhouse. Ang ilan sa mga famous celebrities na naging estudyante niya ay sina Kareem Abdul-Jabbar, James Coburn, introduced Steve McQueen to Bruce Lee. Steve McQueen. He was saying that Bruce Lee was the fastest and strongest man he'd ever seen. Pakinggan natin ang kanyang filosofiya tungkol sa Jeet Kune Do. Shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Madaling matuto ang kanyang estudyante dahil si Bruce ay magaling magturo. Resulta ng pinagsamang filosofya at talino. Noong 1964, nadiskubre si Bruce Lee ni Jay Sebring, isang head stylist sa Los Angeles Karate Championship. At ipinag-alala ito sa kanyang kaibigang actor-producer na si William Dozier. Malaking hakbang ito para mapasok ni Bruce ang Hollywood movies. Check the scanner. Kaya noong 1966, check. Nabigyan siya ng role sa television series na The Green Hornet. Pero isang season lang ito, kaya pumasok si Bruce na film choreographer para meron siyang pagkakitaan. Alam niyo ba na ang Kung Fu television series nung araw ay si Bruce Lee ang nag-conceptualize at siya rin sana ang gaganap. Pero nag-alala ang producer kasi baka hindi raw magustuhan ng American audience ang Asian lead actor na kagaya ni Bruce Lee. Bakit tinawag siyang Dragon? Siya kasi ay pinanganak ng mismong 12 Midnight ng Year of the Dragon. Si Bruce Lee ay nagtagumpay sa larangan ng pelikula at siya ay naging inspirasyon ng maraming tao. Kaya naman sa iba't ibang lugar, ipinagpatayo siya ng life-size statue gaya ng Hong Kong, Los Angeles at Bosnia. Sa Bosnia naman, ginawa ito dahil simula rin ito ng pagkakaisa. Well, mga kaibigan, subscribe to my channel and also press this bell icon. Panood sa video na ito, inyong nalaman ang mga iba't ibang bagay tungkol kay Bruce Lee. Mga bagay na malamang sa nakaraan ay hindi umabot sa inyong kaalaman. So nakita nyo naman kung gaano kahusay, gaano kagaling at gaano ang kanyang performance sa lahat ng kanyang mga pelikula. At isa pa ang kanyang mga pinagdaanan ay napaka-importante para kapulutan natin ng magandang araw at magiging gabay natin sa hinaharap pagdating sa ating mga ambisyon sa buhay. Sa susunod na video, marami pa tayong mga mapapanood. Hindi lang mga ganitong video, kundi iba't ibang featured story tungkol sa mga
kilalang personalidad at yan ay inyong abangan. Dahil ako naman po, ginagawa ko lahat para po may parating sa inyo ang nanapakahusay ang mga video na inakala kong magugustahan ninyo at kayo po ay maliliwang. Well, till here for now. And as always, keep safe, take care, and God bless.